Ang daming namumubol mo sa pagtahi ng telang cotton spandex, isa ka ba dun, soulmate? Sa totoo lang, very challenging talaga itong tahiin, kagaya nito super stretchy. Iba-iba din ang klase ng cotton spandex, may two-way at may four-way, kagaya nitong tela na ito, four-way ito, pero karamihan ay two-way lang. Ngayon, let's do the cotton spandex challenge. Kakayanin kaya ito ng mini sewing machine. Let's do it. Hindi ko naman nila lahat, pero karamihan ay minamaliit ang kakayanan ng maliit na makina. Totoo naman sila na ito ay plastic lamang at disposable, ang mahalaga kaya nitong tumahi at malaking tulong ito sa mga gusto pa lamang matutong manahi. Lalo na sa mga walang sapat na pera para makabili. Dahil sa affordable ito, matutuloy na ang pangarap ng karamihan na matutong manahi sa tulong ng maliit na makinang ito. Eto na, huwag kayong kukurap, tignang mabuti kung kakayanin ng maliit na makinang itong tumahi ng cotton spandex. Kakayanin ba o hindi? Ano sa palagay nyo, soulmate? Hold your breath, eto na! Wow naman! Wow! Wow! Hey! That's pretty good! Good job! Anong masasabi nyo, soulmate? Pumasa ba sa challenge ang maliit na makinang ito? Tignan nyo, soulmate, wala akong pinalitan dyan, ang karayom, presser foot at tension ay hindi ko ginalaw o pinalitan. Let's check the stitches. First look, okay naman. Ik-ik natin ang malapitan. Maluwag lang ng konti ang stitch sa ilalim. Kailangan lang i-adjust ang tension. Ang ganda pa rin ng tahi, soulmate, diba? Konting adjustment lang. Higpitin natin ng konti. From 4 to 6. Tignan natin ang pagkakaiba. So let's take a look once again sa naunang stitch. Let's do it again. Swabe pa rin ang tahi niya, soulmates. I really love this amazing mini sewing machine. Kahit ano pa ang sabihin ng iba, para sa akin, maganda itong mini sewing machine na ito, marami na itong natahing cotton spandex na damit. Oh, diba? Nice, perfect na ang stitch. Pasado ba sa inyo, soulmate? Let's try it with other cotton spandex. I have here 4 different prints ng two-way cotton spandex na nagawa ko ng mga damit ko. Okay, let's check it again para makita nyo na ito'y mga two-way cotton spandex talaga. Kung saan yung stretch side niya, pa-vertical ang pagtahi natin. Ibabalik ko yung tension nito sa number 4 which is yung default tension setting nito. Tip ko lang sa mga nahihirapang magtahi ng cotton spandex, pwede kayong gumamit ng karayom na number 9 or 11. O kaya bumili kayo ng ballpoint o jersey needle number 9, 11 o 14. At palitan nyo ang presser foot, yung teflon o plastic para madulosh. Maluwag talaga ng konti ang tahi sa default tension. Ang gawin ko naman kaya ay liitan ko ang stitch length. From number 2 gagawin kong number 1. So eto yung una, tignang mabuti. Ikukumpara natin sa niliitin natin ang stitch. Swabe talaga ang tahi niya, amazing talaga ang mini sewing machine na ito. Kaya naman highly recommended ko ito. Oh, diba? Nice, perfect na ang stitch. Pasado ba sa inyo, soulmate? So, ituloy lang natin, number 4 sa tension at number 1 sa length. Ganun lang ang gagawin natin, mga soulmates, adjust lang talaga tayo ng tension at stitch length hanggang sa makuha natin ang tama at perpektong tahi. Lagi nyo lang tatandaan, soulmates, na iba-iba talaga ang texture ng fabric, hindi porket cotton spandex, pare-pareho, hindi po, kailangan talagang timplahin ang tahi ng bawat tel ang gagamitin. Kaya isa yan sa dapat matutunan natin bilang mananahi, ang magtimpla ng tension at needle length. Iba-iba din ang makina, kaya swerte ko at ng ibang magroong mini sewing machine, hindi ko naging problema ang pagtatahi ng cotton spandex. Sa mga nahihirapan pa rin, ang maipapayo ko ay bumili kayo ng mga nabanggit kong numero at klase ng karayom. Pati ng presser foot, marami kayo mabibili sa Shopee. Meron din mga murang anti-jump o jersey needle, although di ko pa siya maire-recommenda ngayon dahil hindi ko pa ito nasusubukan. Sa pananahi, kailangan talaga ang matyaga ka at mahaba ang pasensya. Kailangan ding matutunan mo ang pag-aayos ng makina mo para di maantala ang iyong pananahi. Sana ay nakatulong ako sa inyo, soulmates. Kung mayroon kayong katanungan, mag-comment lamang kayo at kapag nabasa ko ito ay sasagutin ko sa abot ng aking makakaya.
Kung nagustuhan nyo ang bidyong ito, pakiusap ko, i-like po ninyo at paki-share na rin sa inyong mga kaibigan. Paki-subscribe na rin po sa aking channel at paki-pindot lamang ang notification bell upang lagi kayo updated sa mga bago kong uploaded tutorial video. Maraming salamat po and God bless!